Oh, ito, magandang ano to, guys, pag-usapan. Meron tayong makukuhang konting aral dito. So, sa dalawang kasong ito ng bot influencer or bot vloggers, no. Si Calvo at si Tony. So, alam naman natin, hindi naman tinatago, no, na nagkaroon sila parihaw the same complaint or ng complaint cyber kay Tony naman cyber crime. So ngayon paano nangyari yon na si Calvo ay nakulong, si Tony hindi? O, di ba, alam niyo ba sino hindi nakakaalam? Mag-comment siya na hindi niyo alam. At ano ang posibleng dahilan bakit si Calvo nakatikim ng kulungan, nakulong. Take note, ah, hindi nakakulungan, nakulong. At si Tony, hindi nakulong or no warrant. Si Calvo na warrant. So, sa steps dito, guys, po, ay makikita natin, kung iisipin nyo, hindi parehas yung batas, no? Pero kung titingnan nyo yung procedure, malalaman nyo, himay-himayin. Excuse me. Singit ko lang, no, para sa aking serbisyo, pwede kayong mag PM sa aking messenger, pulisya ko. And, syempre, priority natin yung naka-join membership, lalong-lalo na sa YouTube channel natin na pulisya ko. Yun. Ito. Diba si Calvo, kung ang complaint, pareho sila. Si Calvo kasi, hindi alam na may complaint niya. Maaaring hindi niya alam na nagkaroon ng filing ng kaso sa korte. Versus mo kay Tony, si Tony, expose yung kanyang kaso. Talagang mini-media. Pinapaalam ng ano ba yung complainant niya? Agencies, di ba? Organization. Yung namamahala ng mga social media. Kaya alam niya na magkakaroon talaga siya ng complaint. Kaya usapang warrant, yun. Kaya ano na tayo, yun lang yung keyword, alam. Si Calvo hindi alam. Si Tony, alam niya na mayroon ng nagpa-file o nag-filing na ng complaint against sa kanya. Kaya naagapan ni Tony, hindi na pinaabot sa warrant. Nag-bail ka agad. Samantalang si Calvo, hindi niya alam na mayroong complaint. Kaya, siyempre, kung hindi mo nga talaga alam na mayroong kang complaint, mayroon ang complaint ang suspect, so, hindi ka makakapagsagot, hindi mo mai-entertain yung subpoena, hindi ka makakapag-submit ng kaagad ng counter affidavit mo. Kaya, bago mo malaman yon, so, iwawaran muna ang isang akusado. Titignan mo yung second level natin ng box. Si Calvo ay nawaran, si Tony ay walang waran. Kaya si Calvo, nagkaroon muna ng kulong bago nakapag-bail. Si Tony hindi na umabot sa warrant. Kaya hindi siya nakulong, kaya nakapag-bail agad siya. Pero both side in the end nagpantay din sila, 'di ba? Nagkaroon din ng hearing kasi pareho sila nakapag-bail. O, 'yun ang paliwanag, guys. Kaya kung wag niyong sabihin na ang batas ay para lang sa mahirap. Para sa mayaman naman yan. Para sa may pera naman. Ay baliktad yata. Yung batas ay para, o bahala na kayong mag-isip. So yan po ang konting paliwanag dito sa dalawang kasong ito na bot influencer, na vlogger, na nagpareho sila nagkaroon ng kaso, pero magkaiba yung treatment o yung proseso. Kasi nga yung isa alam, yung isa hindi. Or maagap. O kaya expose. Hindi maagap, expose. Yung isiguro itong isa, si Calvo, silensyo ba? Patago siyang or tinago na papailan siya ng complaint para surprise na ma-arrest. O, si samantalang kay Tony, ay minidya pa na, oh, ikaw Tony Paulette, magkakaroon ka ng
complain cyber immoral kasi ang ginagawa mo ay meron ka pang two-piece, dapat kasi wala na ang mga ganon. So, maraming salamat. So, thank you for watching. Maraming salamat sa panonood, guys. So, ako ang inyong lingkod, Polisya ko, at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa or yung marami ay andito lang sa social media. Sa YouTube, Facebook, or TikTok. Maraming salamat. Thank you for watching.